Okay, maayong hapon mga welcome dito sa Pagadian City. Kami pa ang media sa Pagadian City sa Waka del Sur. Nakikipamat kami magkaroon alat sa kapustahan sa inyong sa media sa Pagadian. And welcome, yung mga opening statement, ma'am. Well, una-una magpasalamat ko sa mga taga Pagadian, ipangunahan na ni Mayor Sami ko sa inyong invitation sa APUA and of course, representing Davao City na ma-witness ang inyong celebration sa piyesta ni Senior Santo Niño. And nalipay ko undap po for the third time, nakasuroy na po din sa inyo sa Pagadian and sa Pagadian. Okay, ma'am. Doon na may prepare na limited questions. Agikan sa Philippine Information Agency, din sa Region 9, Ma'am Mayra. Hello po, good afternoon. Ma'am, first of all, what made you come here to celebrate Pasalamat Festival? And ano po sa tingin ninyo yung mga paraan upang mapaunlad pa yung lokal na turismo dito sa Mindanao? Yes. Well, number one, because of sa invitation no sa city government of Pagadian and this is my first time to celebrate na fiesta ng Santo Niño outside of Davao City. In fact, nauna pa po din ni as compared to sa Cebu na original na sinulog festival, wala pa po naka-attend dito. So, muna siya one of the reasons kung ano nagporsigid yun po mag-umbisita today. And ikaduha is because from elections of last year 2019 na kinahanglan ko bumisita usab din sa Pagadian para magpasalamat sa mga tiga Zamboanga del Sur sa ilahang pagsuporta sa mga senators nga kaalyado ni President Duterte sa ilahang administration karon. And of course ang ato ang perpetual na gratitude sa suporta sa mga tiga Mindanao sa administration ni President Duterte. And then earlier doon may exchange of ideas ni Mayor Sami ko. Nangutan na siya about sa Kadayawan Festival sa Davao City and how we can celebrate a month-long celebration. So, binan ako si Mayor Sami ko na importante yun ang private sector sa mga festivals o sa mga events. Kaya usually ang city government limited ang resources ano dili naman imo pwede gud igasto tanan ang imong available na kwarta sa mga festivals because sa kadaghan sa mga panginahanglan noon sa isa ka syudad. So magahin lang yung gamay portion lang sa imong budget and resources for a festival. So ninan ako si Mayor Sami ko importante na dunay participation ang private sector kay dako kaayo na sila og ma-contribute sa mahimong magmalampuson ang isang festival. Okay. My question si Victor Polo from Rabi Natin FM. Happy fiesta to all of us. Actually, ma'am, this is my first time to see you in person. Also, I like you. It's my first time to see you here in Pagadian City. And then, ma'am, my question is, the clamor of the people of the Republic of the Philippines is, if you have a plan to be a successor of Tatay Digong Duterte as president by year 2022, because you are a very strong woman and we really like you to be the next president of the Republic of the Philippines. Yes, dunay mga call for that kind of action, sir, no? But sa pagkakaroon mang good, number one, wala na mo na i-discuss sa family. And then number two, kinahanglan siguro og number one, pag-ampo. And then number two, reflection, personal reflection. Kay ang trabaho sa isa ka presidente, dili-dali, no? And dako kaayo ang obligation sa isa ka president and ang iyahang panubagon. Dili na pareho sa isa ka mayor na syudad lang, kundi ka ni tibuong nasod na yun, no? And ang trabaho sa isa ka president, mura na po ng mayor, no, ipadako lang nato ang scope and ang functions, dili-dali. Kaya bisan mayor, dili-dali ang trabaho. So kinahanglan yun siya na pag mag-decide 100% commitment sa next 6 years para sa inyong anak na nasa nang
Okay, Leah from Philippine Inquirer. I'm Mayor. When will you decide to run or not to run as president? And then, unsay mamahimong main factors anang a decision? Number one is kana katokong isulti kaganina as personal commitment. And then number two, discussion sa family kay kung dili mo suporta ang pamilya sa ako ang desisyon maglisod ko because kinahanglan ko o mga support system para sa ingana na klase na kalisod na stressful na trabaho. And then number three, of course, ma'am, sa tanan election, gasto man yun ta, no? Kinahanglan ta o kwarta. And then number four, also, ang suporta sa mga tao, dili man siguro taganahan dagan kung walay mong boto na ito or walay mong suporta ng katauhan. So, okay. Another question, Mayor. Kumusta na ang hugpong ng pagbabago karon and unsay stand sa partido sa charter change nga nigulong karon sa House of Representatives? Ang HNP, it's a Regional Political Party of Region 11, okay lang man ni, but inalakot na sila na from our experience last year, lisod kaayo mag pa-organize o isa ka inaana ka dako na regional political party. So sa pagkakaroon wala pa may nag-meet sa mga members sa HNP. So we'll schedule that maybe next year sa 2021 na in preparation for the 2022 elections. And federalism, no ma'am? Charter change. Wala mi unified collective stand ang HNP sa charter change, but kung ako as mayor of Davao City, kung unsay kagustuhan sa majority kay sabit man na ina plebiscite, no, kung unsay kagustuhan sa majority, maura po dang ato ang sundon kay mao manay rules sa democracy. Okay, ma'am. Question from the star, Jada Bernal. Pamita ng monitor. Welcome to the Little Hong Kong of the South, New York. Okay, I would just like to ask, no, it follow up sa ya. This is about what is your stand on federalism since it will implemented, it will give a drastic change to our country. Sa yung personal stand. Ang ako ang personal stand lang, coming from Mindanao and in my 41 years din ni aning kaliputan na ni, I think na dili pa siguro ready ang Pilipinas for a federalism form of government. But of course, depende na siya, ma'am, kaya tanong kaayong klase, no, sa federalism. And pwede man po limited lang po ang mga powers sa isa ka LGU. Depende na siya kung unsay mabuo na propose na mga provisions sa dito sa federalism form of government. Yes. Ang sa ako ala, ang point lang din ako is that daghan ka ayong mga areas manggood na dili pa prepared local government units sa mga inaana. So if you give them more power, basin dili sila kibaluon sa o pagamit sa gahom o sa kwarta nga ihatag sa ilaha. So siguro dapat dun ay preparation para sa pag-shift to a federal form of government. And pwede na siguro na sundan karon. Okay, sa dili pa ang closing statement ni ma'am before mo ato sa City Gym, a question from Jungle Jones at TXYM. May hapon, Bill. Dito si Pangulong Bicom Duterte, humikan sa kampanya federalism. Posible ka na mag-declare sa revolutionary government para mo dayon na federalism sa ibang election? Wala kung kibalo, no, kung unsay mga lihok ni President Duterte sa mga umaabot na mga adlaw o mga tuig, but he is a lawyer, so kibalo siya kung unsay legal o mga illegal, mga pwede o mga dili pwede under sa ato ang constitution and other pertinent na mga balaod. So I'm sure iyahan ang una-unaan kung unsay iyahang mga lakas. Okay. Salamat kayo, ma'am, sa pag-aujok sa magkanunay kagbalik-balik sa Pagadian City at sa Puan de la Sur. Yes, yes, of course. Oo. Dili mahimong na dili mong bisita sa inyong lugar na because, of course, mga tiga-Mindanao, supportan yun at mga tiga-Mindanao. Okay, your closing statement, ma'am.
bago lang nahuman ang ato ang celebration sa Pasko, so I hope that the coming new year will bring good health and happiness sa inyong tanan, mga taga-Pagadian o taga-Zamboanga del Sur, and magmalampuson and maging malipayo ang inyong mga pamilya o tagaan mo o mabungahong na bagong tuig sa ato ang senior sa tanin. Okay. Okay.